banal at mahabaging Ama naming Diyos. Salamat po sa umagang ito, sa inyong pagbibigay ng puso at pagkakataon nito na nakapagtipon po kami sa inyong harapan. Sa kabila ng maraming pag-iisip, sa maraming alalahanin sa buhay, nandito po kami. So ito po yung aming pinili sa inyong harapan upang mas lumapit po kami sa inyo. Panginoon, sa umagang ito, kausapin niyo po kami at turuan niyo po kami at ipakita niyo po sa amin ang inyong dakilang kalooban. At bigyan niyo po kami ng pusong magpakumbaba at pusong tapat at pusong masunurin sa inyong kalooban. Dinadaan po namin ang maraming uri ng pagturusa at pagsubok sa aming buhay. Alam ninyo, Panginoon, kahit maraming bagay na hindi po namin maintindihan kung bakit, kung paano, unit nagtitiwala at umaasa pa rin po kami sa inyo lamang. Magmula sa simula hanggang sa katapusan ng itong oras, sa iyo lamang po lahat ng kaluwalhatian at karangalan. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Heso Kristo. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia, Kawikaan chapter 13. Kawikaan chapter 30 verse 1. So Kawikaan chapter 30 verse 1. Ang mga salita ni Agur na anak ni Masa, sinabi ng lalaki kay Ithiel at kay Ukal. Tunay na ako ay hangal kaysa kaninuman pag-unawa ng isang tao ay hindi ko taglay. Hindi ako natuto ng karunungan ni nakaroon man ako ng kaalaman ng banal. Sino ang umaakyat sa langit at bumaba? Sino ang nagtipon ng hangin sa kanyang mga kamao? Sinong nagbalot ng tubig sa kanyang damit? Sinong nagtatak ng lahat ng mga dulo ng daigdig? Ako ang kanyang pangalan at ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak? Tiyak na inyong nalalaman. So ngayon po ipakilala ko po sa iyo isang tao. Yung pangalan po niya ay si Agur. Nakita niyo po yung pangalan niya. Verse 1, ang mga salita ni Agur na anak ni Jake. So tungkol kay Agur ay konti lang information sa buong Bible. So, tungkol kay Agur. Kaya parang dito, yung pangalan niya ay dito lang nakikita tungkol kay Agur. Kahit konti lang po yung information tungkol sa kanya, pero dito po natin nakikita kung gaano tapat yung kanyang puso sa harap ng Diyos. Tapos dito po natin nakikita
kung anong uri ng puso meron sa kanya sa harap ng Diyos. So, matagal po siya, hindi po katulad natin, wala pa po silang mga ganitong Bible, tapos konti lang kaalaman tungkol sa Diyos, pero yung puso po niya, puso po ni Agur ay napakalapit sa Diyos. Napakalapit. So, may tanong po ako sa iyo, ano po yung meaning ng yung kasaysayan? O anong po yung meaning ng happiness? Di ba, hinahabol po ng mga tao yung happiness. Okay? Kaya, sabi natin, pag birthday, anong sabi natin? Happy birthday. Tapos, pagdating sa New Year, anong sabi natin? Happy New Year. Pagdating sa Halloween, anong sabi natin? Happy Halloween. Mga gusto natin idagdag yung happy. Kaya gusto natin maging masaya. Yung happiness, yun po yung hinahabol ng maraming tao, happiness. Pero saan galing po yung happiness? Pag tinatanong po kayo ng iba, kamusta po kayo? Maayos yung buhay ko. Yung kaayusan sa buhay, saan po galing? yung happiness, yung kasiyahan at kaayos, maayos na buhay ay hindi po galing sa kondisyon. Hindi po galing sa kondisyon kung gaano kadami yung pera o wala, kung gaano kalaki yung bahay o hindi, kung gaano kadami yung income. Yung happiness po, yung kaligayahan, hindi po galing doon sa mga sitwasyon o nakikitang kondisyon. Yung kaligayahan po ay galing sa relation. So, tama po ba? Yung relation, pag maayos yung relation, masaya. Pero kung hindi maayos yung relation, hindi masaya. Halimbawa, yung family members sa inyong family, pag maayos yung relation sa pagitan ng family, yung tatay at nanay, so maayos yung relation nila, sa pagitan ng magulang, saka yung mga anak, maayos yung relation nila, yung mga laging yung mga pangungusap, yung conversation, maayos, communication, maayos. Kung ganun, masaya kahit may liit lang yung bahay nila, kahit hindi ganung mamahaling pagkain, kahit sabaw lang yung ulam nila lagi, so masaya kung maayos po yung communication at relation. Ganun din sa loob ng company. Pag maayos po yung relation sa mga katrabaho sa company, so kahit mahirap yung trabaho, mag-overtime, pero pag maayos po yung relation sa mga katrabaho, masaya. Ganun din sa school. Kaya ito po yung katotohanan, yung kaligayahan sa atin, kaligayahan ng isang tao, hindi po galing po dun sa material na kondisyon. So, hindi po galing dun sa mga material na kondisyon kung anong uri ng bahay yung tumitira ka, kung anong uri ng pagkain kinakain mo, kung anong uri ng trabaho. So, hindi po galing doon. Yung kasiyahan po galing sa relation. Pag maayos yung relation, masaya. So, sumasangayon po ba kayo? Nag-agree po kayo? Yes. Kahit saan, kahit Korea, kahit dito, kahit anong bansa, di ba, kung may tao, tapos kasi po, hindi po ako lang nag-iisa sa mundo. Meron po tayong kasama, katabi.
Meron po tayong kasama sa bahay, meron po tayong kasama sa trabaho, meron po tayong kasama sa school, sa kapitbahay, saan man. Pag maayos po yung relation natin sa katabi, so masaya. Pero kung hindi maayos, mahirap. So, kaya yun po ang yung pakikihabol po ng maraming tao sa ating panahon, yung hinahabol po ng maraming tao sa ating panahon ay mas magandang material na condition kaysa mas magandang relation. Kaya sa dulo ng ganung buhay, meron na silang magandang bahay, meron na silang may ipon na sila, marami. Nagumpay sila sa career, sa trabaho, pero sira na yung relation sa family o sa mga kaibigan, kakilala, hindi na maayos. Kaya, hindi masaya kahit na sa nagtagumpay siya sa salibutan, pero hindi na masaya. Marami ng mga ipon, pero hindi na masaya dahil hindi maayos yung relation sa buhay. Pero yung mas mahalagang relation po ay hindi po sa mga tao. Mas mahalagang relation po ay relation po natin sa Diyos. Okay. Pag maayos po yung relation po natin sa Diyos, yun po, doon po talaga tunay na kaligayahan. Masaya. Kahit maayos po ako sa mga tao, sa family, sa kaibigan, sa trabaho, maayos yung relation ko sa kanila, pero kung hindi maayos yung relation ko sa Diyos, may kapayapaan sa puso? Hindi po. Mabigat pa rin. Dahil ang Diyos po ay buhay. Ang Diyos po ay nabubuhay, araw-araw siya tumitingin sa atin, gusto niyang makaroon ng tamang relasyon sa atin araw-araw. Kaya ngayon, pagkagising po sa umaga, so ano po yung ginawa ninyo? So, nanalangin po tayo, di ba? Nag-pray po tayo sa Panginoon. Nag-pray po tayo sa Panginoon. Salamat po. Ipinakaloob mo sa akin ay isang panibagong araw. Good morning tayo sa Diyos, di ba? Nag-good morning tayo sa Diyos bago mag-good morning tayo sa mga family. Dapat good morning tayo, mag-good morning tayo sa Panginoon muna. Salamat sa itong panibagong araw. Tapos, kailangan po natin siyang tanungin, Panginoon, ano ang kailangan kong gawin sa itong panibagong araw. Kahit marami po tayong mga gawain araw-araw, so yun po ang kailangan po natin unahin. Si Agur, una sa lahat, meron po siyang humble mind, si Agur. Verse 2, meron po siyang humble mind. Verse 2, tunay na ako'y hangal kay sa kanyo naman. Pag-unawa ng isang tao, hindi ko taglay. So, humble po siya dito. Nakikita po natin yung kanyang napaka-humble po. So, pinakahangal ako sa lahat ng tao. Ganun po. Sa Korean translation, sabi niya ganito, isa akong hayop. Yun po yung Korean translation. Isa akong hayop kumpara sa ibang tao. Wala akong pag-unawa, wala akong kaalaman, hangal ako, hangal. Lalo na po sa pamantayan, diba, sa mata ng salibutan, ano po yung condition po natin? Meron po ba tayong mga ipagmalaki? May ipagmalaki? Meron po ba tayo?
ay matalino ako, mayaman ako, ganito yung mga education na achievement, yung career ko ganito. Meron ba tayong ganong mga bagay na ipagmalaki sa mata ng salibutan? Hindi po. Si Aguru po, sabi niya, tunay na ako'y hangal. Tunay na hindi ito mga kunwari. Sabi niya, hindi ito kunwari. Ito, totoo ito. Hangal talaga ako kay sa kanyunuman. Talo ako sa kaalaman pag-unawa. Humble talaga. So, minsan po, di ba, kahit sinisika po natin ibabaw yung ating sarili, minsan, kunwari lang, di ba, kahit sa pinapapuri tayo ng ibang tao, ang galing ng inaano mo, ang galing ng mga yung grade mo sa school, mga top 1 ka, pag nasa top 1, mga honor, mga high honor, pinupuri ka ng mga ibang tao, ay ang galing, matalino ka. Anong puso? Anong puso ninyo? Salamat. Ay, salamat sa Diyos. Dahil sa tulong ng Diyos. Dahil sa awa ng Diyos. Ganun po yung sinasabi, pero sa puso. Ay, matalino. Siguro matalino ako. Nagsikap ako. Nagpuyat ako sa pag-aral. Parang gusto natin bigyan pansin yung ating pagod sa pag-aaral, sa trabaho, yung mga achievement ko. So, minsan, kahit sinasabi po natin yung mga humble na salita, pero sa puso, so may pusong tumataas, lumulutang. Pero si Agul po, hindi po siya nakunwaring magpagkumbaba. Sabi niya, hangal ako. Verse 3, hindi ako natuto ng karunungan, ni nakaroon man ako ng kaalaman ng banal. Pero ito po yung alam niya, verse 5, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Bawa salita ng Diyos ay subok na totoo. Siya'y kalasak sa kanila na kumakanlong sa kanya. Ito po yung alam niya. So, hindi niya alam yung mga ibang makasalibutang mga knowledge. So, sabi niya, hangal. Ako, hangal. Unit, ito ang alam ko. Ano po yung hinahawak niya? Bawa salita ng Diyos. Bawa salita ng Diyos ay subok na totoo. Salita ng Diyos ay totoo. Yun ang hinahawak ko lagi dahil hangal ako. Wala akong ibang pag-asa. Kaya yung salita ng Diyos lang hinahawak ko lagi. Yun lang, salita ng Diyos ay nilalapitan ko lagi. Salita ng Diyos lamang inaasahan ko lagi dahil wala akong ibang masaan, wala akong ibang mapalita, malipa, malapitan, wala akong ibang ipagmalaki. Salita ng Diyos, yun ang hinahawak ko. Yun ang subok na totoo. Siyang kalasak sa kanila na kumakanlong sa kanya. Kalasak, yung shield. So, parang face mask, face shield, okay? Yung protection. Pag doon po tayo tumatakbo sa mga yung kalasak, kahit anumang mga attack ng salibutan, safe na, safe. May security po doon sa loob ng kalasak. Kaya doon po tayo lagi tumatakbo. So, doon po tayo kumakanlong. Kumakanlong, nagtitiwala. Kumakanlong, nagtitiwala sa kanya, umaasa sa kanya. Verse 6, huwag kang magdakdak sa kanyang mga salita,
baka sawain kanya at magsumpungan sinungaling ka. Kaya sabi po niya, huwag kang magdaktak. Huwag kang magdaktak ka, magdaktak sa salita ng Diyos ng inyong sariling isip o alisin. Yung pure, so pure words of God. Yung pag ganun lang sinasabi ng Diyos, yun talaga yung totoo. Kaya dito po natin nakikita kung gaano ka humble yung puso ni Akur, tapos kung ano ang hinahawak niya. So kung ano ang inaasahan niya. Words of God na lang. Words of God. So dapat ganun po yung ating puso. Wala po tayong ibang mga yung mga makalupang bagay, kahit anumang meron po tayo, nagpapasalamat po tayo doon sa anumang condition natin. Yung sikreto po ng kaligayahan, hindi po doon sa mga masaganang o magandang condition yung sitwasyon sa buhay, kundi sa tamang relation sa Diyos. Yun po yung pinaka-sekreto ng kaligayahan ng isang Kristiyano. Nasa tamang relation sa Diyos. Kung nasa tamang relation po tayo sa Diyos, kahit anumang nangyari sa akin, kahit saan man tayo dinadala ng Diyos, masaya. Masaya. May kapayapaan. Mahirap, pero mapayapa. Dahil, wala akong problema sa Diyos. Okay. So, galing po sa kanyang puso, hinihingi po niya dalawang bagay sa Diyos. Verse 7, ito po yung panalangin po ni Agur. Dalawang bagay ang sa iyo aking hinihiling bago ako mamatay, huwag mong ipakait sa akin. Verse 8, ilayo mo sa akin ang daya at ang kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man, pakainin mo ako ng pakain na aking kinakailangan. Dalawang bagay hinihiling niya sa Diyos, di ba? Dalawang bagay. Ano po yung hinihiling niya? Una, ilayo mo sa akin ang daya at ang kasinungaling. So, i-compare po natin yung prayer po ninyo, yung prayer natin. So, meron ba tayong prayer, di ba? I-compara po natin yung ating prayer sa kanya, sa kanyang prayer. Kung anong difference meron. Okay. Kung nagdadasal po tayo, kung nanalangin po tayo sa Panginoon, i-compare po natin yung ating prayer sa kayong prayer po ni Akur. Ilayo mo sa akin ang daya at kasinungalingan. Daya at kasinungalingan. So, bilang isang Kristiyano po, naka-expose pa rin po tayo sa tukso ng daya at kasinungaling. Minsan, dumadaan po tayo sa ganitong mga tukso, temptation. Dahil sa mga problema, dahil sa mga kulang sa buhay. So, minsan, ilang araw nakaraan, bumili po ako ng itlog doon sa tabi ng kalsada. Sa malapit na natataas, may Petron. Sa tapat ng Petron, may tindahan ng itlog. Kaya doon ako lagi bumibili. Kasi may extra large, may jumbo size. Tapos very fresh, yung sariwang itlog.
Kaya minsan mga dalawang tray, so binibili. Kaya ilang araw nakaraan, so lagi po dalawang tray binibili, dalawang tray. So isang large size, extra large, yung 205. Dalawang tray, so in order ko. Kung gano'n, makano yung babayaran? 410, di ba? So, madali lang, di ba? Madali. Pero yung change po ng mayari sa akin ay 795 ay sinukuli niya sa akin. Anong nasa isip ng mayari? Isang tray, di ba? Isang tray. 205 lang binawas. Kaya, nung nakita ko yung change, sabi ko, sobra ito, sobra. So, nabili ko yung dalawang tray. Kaya dapat 410 yung sukuli, 590. Kaya doon siya kumising. Ay, ala. Nagulat siya. Mali yung computation niya. Mali yung computation niya. Tapos, nagkangiti siya sa akin. Sabi niya, salamat. So, saan po siya nagsalamat? So, naging honest. Okay? Naging honest. Salamat sa inyong maging honest. So, dahil... pero pag may tukso po tayo, pag na may natisot po tayo sa tukso, so hindi niya alam na mali yung kanyang computation, maaari, di ba? Ganun na lang, bayaran. 205 lang, tapos kinuha yung dalawang tray. So, pwede ko siyang lokoin, pero sino po yung nakakatingin? Sa, ang Diyos po ay tumitingin sa akin. So, maaari ko siyang maloko. Kasi nalito siya sa galit, nagkamali siya computation, pero may mata sa taas. Tapos may mata sa aking puso, konsensya. So hindi ko madaya, hindi ko madaya ang Diyos. Hindi ko maloko ang Diyos. Yun po yung puso ng isang Kristiyano. Kaya hindi po tayo pwedeng makapak sinungaling. Tama po ba? Yung kasinungalingan po, kasinungalingan, parang lason po siya, lason. Lason. Okay. Pag nakapagsinungaling tayo, kahit maliit na bagay, parang isang natuso ang lason sa iyo. Natuso. Natuso. Okay. Kaya, unti-unti, yung lason ay kumakala sa inyong buong katawan. Pag kumakalat na yung lason sa buong katawan, anong nangyari? Nagiging manhit yung katawan mo. Nagiging manhit ang konsensya. Delikado po yan. Nakakatakot yung kasinungalingan. Kaya, nung bumili pa ako ng itlog, so minsan nangyari po yan sa mga tindahan. Minsan sobra po yung sukuli. Sobra po yung sukuli nila, kaya mga 5 peso, mga 10 peso, nakamali po sila sa computation. Buti nga sa akin madali lang yung computation. Ginamit nila yung mga calculator, pero minsan mali yung computation. Kaya pag ibinabalik po yung mga sobrang sukuli sa kanila, parehas po yung mga response nila. Okay. Tumitingin sila sa akin, tapos nagpasalamat. Noong bata pa po ako, so naalala ko pa po yung mga nakumuha ako ng pera sa wallet ng nanay ko. Noong bata pa ako, kinuha ko yung pera sa wallet ng nanay ko. Hanggang ngayon, hindi ko siya makalimutan. Hanggang ngayon. Matagal na. Pero hanggang ngayon, nasa isip, nasa memory pa yung
yung aking pangnanakaw. Kapag nakapagsinungaling tayo sa maliit na bagay, hindi po yan mawala sa memory ng isang Kristiyano. Nakabaon sa konsensya. Kaya si Agur po, natakot po siya sa ganung mga nangyari. Natakot. Alam po niya, isa lang po yung hinahawak niya, di ba? Salita ng Diyos. Sabi niya, hangal ako, hamak ako. Hamak ako sa mata ng tao. Okay. Katulad ng mga lyrics ng kanta kanina, isang hamak na tao ay ginawa mong anak. Isang hamak na tao ako. Kaya sa mata ng tao sa salibutan, so ganito lang, pero okay lang. Dahil yung pag-asa ko ay wala doon sa salibutan. Yung pag-asa ko sa Diyos lang. Umaasa lang ako sa Diyos. Kaya hinahawak ko yung kanyang salita. Kaya ano ang pinaka gusto niyang ingatan? Yung relation po niya sa Diyos. Yun ang pinaka mahalaga sa kanya. Relation sa Diyos. Hindi po yung relation sa tao. Relation sa Diyos. Pero alam niya kung ano ang sumisira ng itong relation. Ano po yung sumisira ng relation na ito? Daya at kasinungalingan. Kaya pag-isipin po natin, kapag nagkapagsinungaling ako, so yung Christian living ko ay patay na. So tama po yung ganung isipin. Kapag nagkapagsinungaling ako, kahit sa isang maliit na bagay, magmula sa araw na yon, yung Christian life ko ay patay na. Wala na. Wala na. Okay. Dahil, ang Diyos ay anong sinasabi ng Diyos? Anong iniisip ng Diyos sa iyo? Samantalang nagsisinungaling, nagtadasal pa rin sa Diyos? Pinapakinggan ba tayo ng Diyos? Hindi. Samantalang may daya sa ating puso, so pwede ba tayo magkapaglingkod sa Panginoon? Hindi yan tinatanggap ng Diyos. Tinatanggap ng tao, kahit ganun, pero ang Diyos ay hindi po siya tao. Alam niya na lahat kung anong nangyari sa aking puso. Okay. Kaya, ang Diyos po ay tumitingin hindi po sa malaking bagay. Ang Diyos po ay tumitingin doon sa pinaka maliit na bagay. Maliit. Dahil doon sa maliit na bagay, lumalabas yung ating totoong puso. Hindi po sa malaking bagay. Sa maliit na bagay, doon po lumalabas yung ating tunay na puso. Kaya, yun ang focus ng Diyos. Okay. Si Agur po ay natatakot po siya. Wala po siyang ibang katakutan. Isang bagay, yung kinakatakutan niya ay daya at kasinungalingan. Ilagay po natin dito yung tali. Tapos pumunta po tayo sa Acts. Acts chapter 5. So Acts chapter 5 verse 1. Unit may isang lalaki na ang pangalan ay Ananias ang nagbili ng isang ari-arian na may paksangayon ng kanyang asawang si Sapphira. Nalalaman ng kanyang asawa na itinago niya ang ilang bahagi ng ipinagbilhan at dinala ang isang bahagi lamang at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Sinabi ni Pedro, Ananias, bakit napadai ka kay Satanas at nagsinungalin ka sa Espiritu Santo at itago ang bahagi ng ipinagbilhan ng lupa?
May isang asawa, may asawa si Anania saka si Sapphira. Anania saka yung kanyang asawang Sapphira. Husband ay Ananias, yung wife Sapphira. So, ibinenta nila ang kanyang lupa tapos yung pera kasi specially po special case po dito sa panahon po nila ng apostol dahil malapit na po yung pakawasak ng Jerusalem. So sa unang iglesia po dito, ibinenta po nila yung kanilang ari-arian tapos yun ang ginamit po nila para sa lahat ng mga kapatiran. Kaya so ibinenta po nila yung kanilang mga ari-arian tapos idinala po nila sa mga apostol. Yung mag-asawa po ito, si Ananias saka si Sapphira, so ibinenta din po nila yung kanilang lupa. Pero baka siguro malaki na yung mga pera pinagbilhan. Pinagbilhan po ay medyo malaki. Kaya sabi nila, sayang. Ito. Sayang ito. Paano ito lahat? Ibigay sa mga apostol. Anong kakainin namin? Kahit may distribution galing sa mga apostol, yung mga para pantay-pantay, may distribution sa mga kapatiran. Pero may worry po sila o may daya sa puso. Takot. Kaya ilang bahagi ay itinago. Ilang bahagi itinago, tapos isang bahagi lamang idinala sa paanan ni Apostol. Tapos, ito po ay alam ng Diyos agad, di ba? Paano alam ni Pedro? Paano po nalaman ni Pedro? Okay. Manghuhula siya? Hindi po. Ipinaalam sa kanya ni ng Diyos. Ganito, yung Holy Spirit. Kaya sinaway ganito yung sabi ni Pedro, Ananias, bakit napadai ka kay Satanas at nagsinungaling? Tingnan po natin dito, napadai ka kay Satanas at nagsinungaling. Ibig sabihin, tuwing nagsisinungaling isang tao, ano po yung nangyari sa puso? Natalo siya ni Satanas. May struggle sa puso. May struggle sa pagitan ng dalawang isip. Kasi alam naman natin kung ano ang tama o mali. Kaya simple, may struggle bago magsinungaling, may struggle. Kung walang struggle po tayo, kahit unbelievers, may struggle sila sa puso bago magsinungaling. Dahil may konsensya. Lalo na po yung mga Kristiyano, mas malinaw po yung ating konsensya. Kahit konting kasalanan, so napaka-sensitive tayo, di ba? Sensitive tayo. Dati, so sige, normal lang ito. Sino ba hindi? Karaniwang kasalanan yan. Konting daya, hindi maiwasan yan. Konting daya, konting sinungaling, maliit lang yan. Ginagawa naman yan ng lahat ng tao. Dating mga konsepto natin sa ganung mga bagay. Pero bilang isang Kristiyano po, iba na po yung ating standard. Kahit maliin na bagay, naramdaman po natin yung mata ng Diyos. Naramdaman po natin yung mata ng Holy Spirit. Kaya mahirap gawin yun. Hindi katulad nung dati, mahirap. Mas malaki yung tibok ng puso. Mas malaki. Bago magsinungaling. Pero si Ananias, sabi ni Pedro, ano po yung sabi niya? Napadai ka kay Satanas. Talo ka ni Satanas. Talo. At nagsinungaling. Saan daw nagsinungaling? Nagsinungaling ka kay Espiritu Santo. Maaari ba natin magsinungaling sa Diyos? Alam niya lahat, di ba? Alam niya.
Paano po natin magsinungaling sa Diyos? Alam niya lahat. Verse 4, nang ito ay hindi pa nabibili, hindi ba yun ay nananatili yun? At nang may pagbili na, hindi ba nasa iyo din kapangyarihan? Bakit iniisip mo pa ang bagay na ito sa inyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Sa Diyos. Pumunta po tayo sa Samuel, pangalawang Samuel, verse 11. Pangalawang Samuel, chapter 11, pangalawang Samuel, verse 2. Sorry po. Anong sinabi ko? Pangalawang Samuel, chapter 11. Pangalawang Samuel, chapter 11. Verse 2. Isang dapit hapon nang si David ay bumangon sa kanyang higaan at naglalakas sa bubungan ng bahay ng hari, nakakita siya mula sa bubungan ng isang babaeng naliligo at ang babae ay napakaganda. So, ito po yung nangyari sa ating pamumuhay Kristiyano, yung tukso ng salibutan. Verse 2, di ba? Si David bumangon sa kanyang higaan at naglakad sa bubungan ng bahay ng hari. Bumangon siya at naglakad at nakakita siya ng isang babae. Nakataon ba ito nangyari o may sadya ni David dito? May sadya dito ni David? Wala. So nakataon nangyari ito. Pagkagising, tapos nakalakad, nakita po niya isang babae na naliligo. Hanggang dito, wala pong problem, walang pong kasalanan ni David. Hanggang dito, di ba? Dahil, ito rin po nangyari sa atin. Tapos, ito rin po nangyari sa atin. Hanggang dito, walang choice ni David. Pero magmula dito, nagsimula po yung mga choice. Nandito po, nagsimula. Okay? Ano po yung choice? Nakataon nangyari na nakita niya isang babae na naliligo. Ano po yung kasunod na yung choice? Tutuloy ba ako sa pagtingin o hindi? Yun po yung unang choice. Tutuloy. Ay, maganda. Gusto niya tuloy-tuloy. Yung dalawang pangnanasa. Isang pangnanasa, ay maganda, tuloy-tuloy ka. Okay? Sa YouTube, sa mga videos, sa mga gadget. Masaya, maganda, magandang tingnan, funny. Tuloy-tuloy ka dyan. Okay? Mag-enjoy ka dyan. Yun ang isang pangnanasa. Pero sa kabila, anong tinik ng banal na espiritu? Huwag ka na. Okay? Naririnig din po natin isa pang tinik sa kabila. So, anak. Okay? Hanggang dyan lang. Sapat na. Tama na. Hanggang dyan lang.
Pero si David po, mangmula dito, so naging ganito po yung choice. Verse 3, nagsugo si David at nagtanong tungkol sa babae. Ito po yung may sadya dito o nagkataon nangyari? May sadya. Okay? Nagsugo, nagtanong, tapos nakasala. Nakasala. Tapos pinatay po niya yung kanyang asawa. Kaya sa una, maliid lang. So, nakatingin siya lang sa isang babae, pero unti-unti lumalaki yung kasalanan. Unti-unti lumalaki. Sa una, tayo po ang nag-choice. Tayo po ang pumipili, tayo po ang pumipili. Pero alam niyo po ba kung anong resulta ng choice mo? Dadalin ka ng kasalanan doon sa malayo. Sa una, ikaw na lang hawak, humahawak ng kasalanan. Pero pagkatapos, anong mangyari? Ikaw naman hahawakan ng kasalanan. At kakainin ka at dadalin ka sa sobrang layo. Sa una, hanggang dito lang, inisip ko, hanggang dito lang. Pero ganun po ba yung nangyari? Hanggang dyan lang? Lagi po, anong ginagawa ng Satanas? Dinadala ba tayo niya hanggang dun sa mga tamang pwesto lang o sobra lagi? Sobra. Sa una ay mga pahinga para sa pahinga na lang dahil sa sobrang stress sa pag-aaral, kaya konting mga rest na lang, kaya nabuksan yung gadget. Pero hanggang kailan tumitingin doon? Buong magtamak. Hating gabi. Kaya parang lasing na, hindi na yung wala nang isip. Parang lasing na sa alak. Kinain ka na, kinakain ka na, napadai ka ng mga napakaraming mga contents. Meron na po yung contents. Alam niya yung algorithm kung ano ang mga paborito mo. Alam ni AI. Alam ni AI, alam ng computer kung ano ang paborito mo. Kaya lagi, yung kasunod, yung the next, ito, paano ito. Kaya doon ka pumapasok. Mahirap bumalik. Yun ang kasalanan. Ganun po yung mga proseso na nangyari lagi. Sa una, ako ang choice. Ako ang choice. Tapos, alam ko na kung ano ang tama o mali, pero dahil sa pangnanasa ng laman, mga simple beginning lang, pero so dadalin ka ni Satanas hanggang sa malayo. Kaya pagkagising, ay malayo na ako. Ay bumagsak. So yun po ang nangyari. Kaya kailangan po natin isipin mabuti kung paano yung proseso. Kaya kung mayroon po kayong ganung experience na so isipin po natin. Isipin po natin kung ano ang magiging resulta. Kung ano ang magiging mangyayari sa dulo. Yun po yung isipin po natin mabuti. Pag ginawa ko ito, pag ito yung pinili ko, ano ang mangyayari, yung mga resulta ng choice ko. Yun po ang pag-isipan ng mabuti. Kasi ma-experience po tayo. Hindi pwede ulitin yan. Ulitin. Verse 27, kaya nung pinatay po ni David yung asawa ni Bathsheba, si Uriah. Verse 27, nang tapos na ang pagluluksa, si David ay nagsugo at kinuha ang babae sa kanyang bahay, ay siya ay naging kanyang asawa. Nakaanak sa kanya ng isang lalaki, unit
ang bagay na ginawa ni David ay hindi kinaluktan ng Panginoon. Ang Diyos po ay nakatingin sa lahat. Ang Diyos po ay tumingin sa lahat. Okay. Nakita po niya yung full story. Nakita po niya. Bumangon siya sa higaan, nakalakas siya bubong ng bahay ng hari, nakita niya ang isang babae naliligo. Hanggang dyan, tukso talaga. Nangyari po yan sa atin. Nangyari. Pero magmula doon, yun talaga yung choice ni David. Okay. Nagsugo, nagtanong, kinuha, tapos sumipingan. Okay. Tapos pinatay niya yung asawa niya. So, nakita po ng Diyos lahat. So, pumunta po tayo sa awit. Chapter 51. Awit chapter 51. So yung Awit chapter 51, ito po yung sulat po ni David. So kailan po ito isinulat? Kailan po? Nung sinaway siya ni Propeta Nathan. Sinaway siya ng Diyos. Ikaw ang lalaki yun. Sinaway siya ng Diyos. Ikaw. Doon po siya bumagsak sa harap ng Diyos. Kaya ito po yung sabi po niya, verse 3, sapagkat aking nalalaman ang mga paksuway ko at ang aking kasalanan ay lagi nasa harapan ko. Laban sa iyo, sa iyo lamang ako nakasala, laban sa iyo. So, nung nakasala si David, ano po yung pinaka, yung may disiplina ng Diyos kay David. Pero alam niyo po ba kung ano ang pinaka matinding disiplina sa isang Kristiyano? So, nabali yung mga buto, mga aksidente, yung mga yung bankrupt sa business, hindi po yan pinakamatinding discipline na. Yung discipline na po ay yung mawala yung kapayapaan na ibinibigay ng Diyos. Yung napuputol yung relation sa Diyos. Yun po yung pinakamatinding discipline na. Dati po, alam po natin yung buhay ni David. Kung gaano kaganda po yung kanyang testimony. Ito 'di ba yung sa buong awit, yung halos kalahati po yung sulat po ni David. Kung inahirapan po siya, lumapit siya agad sa Diyos, tumawag siya lagi sa pangalan ng Panginoon, ganito ako, mahirap ako. Tapos kung iniligtas po siya ng Panginoon, nagpuri siya sa Diyos. Salamat. Napakaganda po yung mga fellowship, napakaganda yung fellowship ni David sa Diyos. Pero nung nakasala siya, naputol na yung matamis na fellowship. Naputol na. Yun ang kinakatakutan po natin. Kaya sabi po niya verse 10, lumalang ka sa akin ng isang
malinis na puso, O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. So, ano po yung hinihiling niya dito? Malinis na puso. Malinis na puso, yun po ang hiningi niya sa Diyos. Parang malapit po yung prayer niya sa prayer ni Akur, di ba? Ano po yung sinabi ni Akur? Ilayo mo sa akin ang daya at kasinungalingan. Yun po yung panalangin po ni Akur. Dito, anong sabi po ni David? Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso. Dahil yun ang pinakamahalaga, yun ang kailangan po natin ingatan. Malinis na konsensya. Malinis na puso, yun po yung kailangan po natin ingatan ng mabuti. Okay. Naka-expose po tayo sa daming mga temptation sa mundo, mga daya ng salibutan. Nagsisinungaling sila. Okay. Meron din po tayong experience. Sa Bible seminar, so minsan nagtatanong po ako sa mga kapatiran, sa mga nagka-attend sa Bible seminar. Sino dito marunong mag-drive? Konti lang. Sino dito marunong magluto? Mga kalahati. Sino dito marunong magkitara? Mga ilan lang. Sino dito marunong magsinungaling? Lahat. Lahat marunong. Experience po tayo. Sino dito na hindi po hindi kailangan nagsinungaling? Meron ho ba? Wala. Experience po tayo, di ba? Experience. Ako rin. Mula nung bata hanggang ngayon. May experience tayo. Tapos alam po natin kung anong nangyari sa ating puso kapag nagsisinungaling tayo. Kamusta pa yung puso mo? Kamusta pa yung puso kapag nagsisinungaling tayo? Masaya? Pag masaya po tayo doon sa pagsisinungaling, kailangan siya pumunta sa hospital. Hindi siya normal na tao. Pag masaya sa pagsisinungaling, kailangan magpa-check up ka sa hospital. Psychology. Hindi po tayo masaya sa pagsisinungaling. Hindi po tayo masaya sa pagsisinungaling. Ganun pa man, minsan, ginagawa po yun. Kahit hindi masaya tayo, bakit? Para maiwasan ang problema. Minsan, yung reason, dahilan kung bakit nagsisinungaling, ay takot. Takot po yung unang reason. Takot. Takot. Halimbawa, may dalawang bata sa bahay, tapos kalat-kalat yung mga laruan, tapos nabasag yung plato, sumigaw si mama. Sinong gumawa niyan? Anong sabi ng panganay? Ay, hindi ako. Siya, yung baby. Baby ba kaya basagin yung plato? Yung bata, bakit nagsinungal yung bata? Dahil sa takot. Dahil sa takot. Pag nahuli ka ng polis, sir, dito, tabi-tabi, lumaba ka sa batas ng yung violation sa traffic law dito. Pero minsan, dinideny nila. Ah, hindi ko nakita yan. Bakit? Dahil sa takot. So, para maiwasan po natin yung pagsisinungaling, kailangan po natin labanan ang takot. Yun po yung pinakakaaway, takot. Baka mahirapan ako. Hirap. Meron po tayong takot sa ganong mga sitwasyon na mahirap. Yung takot po ay pinakakalaban natin, takot.
Yun po talaga yung pinaka-reason. Number one reason. Isang tao, bakit maraming tao nagsisinungaling? Dahil sa takot. Dahil sa takot. Pero sa atin, yung mga Kristiyano, okay, yung sitwasyon po ng ating kinakatakutan ay hindi po yung mga lugi o hindi po yung mga parusa ng tao, hindi po yung mga galit ng tao, hindi po yung mga galit ng ibang tao. Yung pinaka yung kinakatakutan po natin ay putor ng fellowship sa Diyos. Tama po ba? Yun po yung pinaka yung kinakatakutan po natin, putol ng fellowship sa Diyos. Kaya isipin po natin na mabuti kung ano ba talaga, kung saan ba ako natatakot. Natatakot ba ako sa galit ng magulang? Natatakot ba ako sa galit ng boss? Natatakot ba ako sa mga lugi, sa mga material na bagay? Natatakot pa ako sa mga mahirap na sitwasyon? Kung ganun po, baguhin po ninyo yung isip. Baguhin po ninyo. Kung ganun talaga yung mga pamumuhay mo sa Christian living, so wala talaga kapayapaan o hindi mo mararanasan yung tunay na kapayapaan o kaligayahan na galing sa Diyos. Yung Christian living po, hindi po sa harap ng tao. Christian living ay sa harap ng Diyos. Okay, sa harap. Kung wala po tayong nasa tamang relation sa Panginoon, so wala. Wala yan, wala. Kahit maganda yung sitwasyon mo sa mundong ito, pero kung wala po kayong nasa tamang relation sa Diyos, wala. Zero. Zero yan, zero. Yun po yung prayer po ni Agur. Yun po yung panalangin po ni David. Lumalang ka sa akin na isang malinis na puso, o Diyos, muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Okay? Yung muling baguhin. Okay? Verse 10. Okay? Renew. Muling baguhin. Okay? Renew. Dati meron, pero wala ngayon. Bakit wala ngayon? Dahil sa daya at kasinungalingan. Dahil sa kasalanan. Nag-enjoy ako sa fellowship sa Diyos dati, pero nung nakasala si David, wala na lahat. Naputo na lahat. Madilim na. Puto na yung parang brown out. Mula nung nakasala si David, yung pamumuhay Kristiyano po niya, pamumuhay Kristiyano, parang brown out, madilim. Dahil putol na yung kuryente. Yung kuryente, saan galing? Yung kuryente po dito, sa Batangas, saan po galing yung kuryente dito? Meralco o Batelec? Batelec, di ba? Batelec. Pag wala, putol na yung kuryente, yung brown out, yung power interruption, power interruption, madilim. Yun po yung pinaka power station, yung source of power. Okay? Pag may problema sa linya, sa pagitan ng power station sa bahay mo, so madilim yung bahay mo, madilim. Ganun po, yung pinaka yung power station, yung source ng lahat ng mga mabuting bagay, yun po ang Diyos. Galing po sa Diyos yan, galing sa Diyos. Lahat po ng mga magandang bagay, okay, kapayapaan sa puso, kaligayaan sa puso, lahat ng mga mabubuting bagay, galing sa Diyos. Kaya pang naputo na po yung linya, galing sa Diyos, pagputo na yung linya, so madilim, brown out ang pamumuhay. Kristiyano, brown out. Pag brown out, anong gagawin natin? Bibili ng generator? Generator? Ay, sariling generator?
Kaya pag naghahanap po tayo ng sariling generator, lalong mapalayo ka sa Diyos. Pag madilim yung pag madilim na yung pamumuhay ng Kristiyano, yung puso ko madilim, parang dry, mga tuyong-tuyo yung puso ko sa harap ng Diyos. Madilim yung puso ko sa harap ng Diyos. Kung ganoon, anong dahilan? Ibig sabihin, may problema pala sa linya. May problema sa linya ng fellowship sa Diyos, yun muna kailangan ayusin. Paano? So, maraming mga dahilan doon. Maaring dahilan. So, kung may kasalanan, kung may daya o kasinungalingan sa puso, so, yun po ang dahilan, putor na yung line. Si David, tingnan po natin si David. Nahirapan siya. Kahit hari siya, yung position po niya, hari pa rin, hari. Pero nahirapan po siya. Umiiyak po siya dahil madilim yung puso niya. Wala nang fellowship sa Diyos, wala nang prayer sa Diyos, hindi po siya nakakalapis sa Diyos. Kaya yun talaga yung mahirap sa kanya na hindi matiis. Kaya sumuko siya. Bumagsak siya sa harap ng Diyos. Verse 11, ito rin po yung prayer niya. Sa inyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang inyong banal na espiritu sa akin ay huwag mong bawiin. Ito yung nangyari. Kung hindi po tayo recover sa fellowship, okay, huwag mo akong paalisin. Huwag mo akong paalisin. Verse 12, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng inyong pagliligtas. Alalayan ako ng may espiritong nagnanais. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng inyong pagliligtas, kaligtasan. Yung joy of salvation. Joy of salvation, wala na. Yung mga kapatiran, may tanong po ko sa iyo. Nasa iyo pa rin yung joy of salvation? Nasa iyo pa rin po yung joy of salvation. So, ayos ba yung mga power supply natin mula sa Diyos? Yung power supply. Power supply. Ayusin po natin. Kung malayo po kayo sa Diyos ngayon, so yun muna ayusin. Ang Diyos po ay lagi nandiyan. Naghihintay po siya. Ito po yung pinakapag-asa po natin. Kahit anumang condition ngayon, pero meron pang pagkakataon. May pagkakataon pa habang meron po tayong pusong bumalik. Kung meron po tayong pusong nagsisisi, naghihintay siya. Okay, naghihintay. Gusto niyang ibigay sa atin. So, yun po yung pag-ibig ng Diyos na walang hanggan. Okay? Yun po yung pag-ibig ng Diyos na walang boundary. Di ba yung pag-ibig ng tao, may hangganan, di ba? Dalawang beses, yung tatlong beses, pag inuulit niya yung parehong kasalanan, so, umiinit tayo. Grabe. Pero ang Diyos po ay hindi. Kung pinagsisiyahan po natin yung ating mga kasalanan, kung gusto po natin bumalik sa dating mga kalagayan na nag-enjoy po tayo noon ng kagalakan, so,
Parang handa po tayong mamatay para sa gawain ng Diyos, para sa Kanya, masaya. So yun po ang yun po yung gusto ng Diyos, dalhin po tayo sa ganong kondisyon. So buti nga si David, verse 17, alam po niya ito. So, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ang mga hain sa Diyos ay bagbak na diwa, isang bagbak at nagsisising puso o Diyos ay hindi mo hahamakin. Yung talatang ito ay ginagamit sa Bible Seminar sa Session 4, Session 5, pero ito rin po may applicable sa mga ating Christian living. Pag bumagsak po tayo sa mga tukso ng salibutan, kailangan po ganitong puso. May hangarin ba ako? May hangarin ba ako? Yan din po yung choice. Diba sa Lucas chapter 15, yung dalawang parable po ng dalawang anak, yung pangana, yung bunso, ay umalis sa bahay, dinala po niya yung mga bahagi ng mana galing kay tatay, tapos nag-enjoy lang po siya sa makalupang buhay, makamundong buhay, ubos na lahat ng pera, tapos yung condition po niya ay kawawa. Ang pagkain niya ay pagkain ng baboy. So anong pumasok sa isip niya? So ano ba anong condition ito? Kawawa yung condition ko. Yung bahay ng ama ko, okay, masaya. Pero dito, miserable ako dito. Malayo ako sa bahay. Kaya babalik ako, babalik. Yun po ang yung decision po ng second son. So, balik po tayo sa Proverbs chapter 30. Kawikaan, chapter 30. So, verse 7 and 8, di ba? Dalawang prayer. Verse 8, ilayo mo sa akin ang daya at ang kasinungalingan. Ito po yung unang bagay. Pangalawa po, huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man. Pakainin mo ako ng pakain na aking kinakailangan. So, anong prayer ito? Huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan. Yung kasalatan, ano po yung meaning ng kasalatan? Kulang, di ba? Sobrang kulang? Yun po yung kasalatan? Yung... dito sa Bible lang nakita ko yung talatang ito, kasalatan. Poverty, yung mahirap, di ba? Walang pera, yung poverty, kasalatan. Poverty or rich, okay? Rich, poverty, rich. Tama lang, ibigay mo sa akin, tama lang. So, mahalaga rin po ganito yung mga prayer. Okay? Huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man. Dahil, verse 9, baka ako ay mabusok at itakwil kita at sabihin ko, sino ang Panginoon? Pag mabusok na, iba na yung isip. Pag busok na tayo, iba na. Kapag may sakit po, pag may sakit sa katawan, pag may sakit o sa family, anong puso natin? So, nagiging time din yung prayer, di ba? Lumalapit tayo sa Diyos pag may sakit sa akin o sa mga family. Pero pag malusok na, so, the same prayer, so, parang malayo na, lumalayo. C.
si David po, si Apostle Pablo po, meron din po siyang sakit. Si Apostle Pablo, meron din po siyang sakit sa mata. Kaya, tatlong beses, hiningi niya sa Diyos, sana ilayo mo sa akin ng sakit na ito. Nahirapan ako sa sakit. Kaya, hindi po siya nakapagsulat ng mabuti, hindi po siya nakabasa ng mabuti. Kaya, yung mga sulat po ni Pablo, hindi po siya nagsulat. Meron pong ibang taga-sulat. Sa dulo, yung mga greetings lang, yung mga pirma lang, yun lang sinulat niya. Kaya, tatlong beses, hiningi niya sa Diyos, Panginoon, ilayo mo sa akin, pagalingin mo ako. Pero anong sabi ng Diyos kay Pablo? Yung sakit mo ay kailangan yan sa iyo. Kailangan. Pag inalis ko yung sakit sa iyo, magiging mayabang ka. Tataas yung puso mo. Kaya yung sakit mo ay yung pang-humble yan, pang-humble. Para maging, para tuloy ka sa humble, yung puso. Pero mahirap, di ba? Yung sakit, mahirap. Pero sabi ng Diyos, tama na yan. Sapan na yan yung biyaya ko sa iyo. Dito, so pwede po natin apply sa ating Christian living. Pag may sakit tayo, di ba, maging time team yung ating prayer kiss. Pero kung okay lang, parang iba na yung puso. Pag gustong magdumi, pag gustong mag yung tae, di ba? Oh. Nagmamadali tayo, di ba? Hinahanap, anong hinahanap mo? Si Al. Pero pagkatapos, nagdumi. Iba na yung puso, di ba? Iba na. Pag nahirapan, humihingi ng tulong. Okay? O mga, minsan, o humihingi ng utang. Kasi mahirap. Pagkatapos, okay na, iba na yung puso. Mga bayaran, next time na lang. Hindi katulad nung dati. Yung puso po ng tao, papago-bago. Pag nasa mahirap na situation po tayo, mas taimtim. Sa Diyos, humahalap sa Diyos, naghahanap sa Diyos, lumalapit sa Diyos, umaasa sa Diyos. Pero pa okay na, lumalayo sa Diyos. Lumalamig sa Diyos. Kaya sabi niya, baka ko'y bambusok, itakil kita, at sabihin, sino ang Panginoon? So, tapos, baka ako ay maging dukha, yung kasalatan, dukha, at ako ay mangnanakaw. Pag sobrang hirap, baka mangnanakaw ako. Kaya Panginoon, mahina lang ako. Kapag sobrang hirap, baka magsisinungaling ako, baka magnakaw ako, baka tanggapin ko yung daya, baka hahayaan ko yung daya at kasinungaling sa buhay ko. Takot ako doon. Takot. Kasi yung prayer po niya kanina, ilayo mo sa akin yung daya at kasinungaling. Hindi po siya. Ito po yung humble prayer. Kaya, sana Panginoon, ilagay, dalin mo ako sa bigyan mo ako ng tama, tama lang tama. Hindi sumubra, hindi kulang. Pero madalas, sobra tayo o kulang tayo? Madalas. Kulang tayo o kulang? Kahit yung prayer po natin parang sa tama lang Panginoon ibigay, pero parang kulang pa rin. Ibang topic po yan, ibang topic. Pag next time, pag-usapan po natin kung ano ang tama sa harap ng Diyos. Pero anyway, dito, so ito po yung, mag-focus lang muna po tayo sa prayer po ni Acor. So, anong nasa kanyang puso sa ganitong prayer? Okay?
Huwag mo bigyan ako ng kasalatan o kayamanan. Yung kayamanan, ayaw ko rin kayamanan. Dahil, so baka itatakil kita pag busok na ako. Pag maayos na yung situation ko, pag maayos na yung buhay ko sa mundo, baka lalayo ako sa iyo. Lalayo ako sa iyo. Kaya, yung mga, ganun din po yung ating mga katawan. So, minsan, yung sakit sa katawan ay ginagamit ng Diyos para manatili po tayo sa mababang puso. Okay. Para manatili po tayo sa time-time na panalangin sa Diyos. Dahil, maraming beses nakita ng Diyos na pag okay na ako, lumalayo ako sa Diyos. Kung ganun, anong ginagawa ng Diyos para sa akin? Hinahayaan ng Diyos na may problema, yung dumating yung problema sa buhay. Para manatili po ako sa malapit sa Diyos. Walang ibang paraan. Kasi alam ng Diyos yung ating yung ugali. Ay, kailangan mo ng konting problema sa buhay para lagi malapit sa akin. So, itong dalawang prayer ngayon. So, pag-isipan po natin, tingnan po natin yung ating prayer. Kung kamusta ba yung prayer ko? Ano ang hinihingi ko sa Diyos? Ilayo mo sa akin ang daya at ang kasinungalingan. At huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man. So dito po natin nakikita yung puso po ni Agur na gusto talaga niya manatili malapit sa Diyos. Manatili malapit sa Diyos. Okay. Natatakot po siya sa mga bagay na nagpapalayo sa kanya sa Diyos. Minsan, pag mabusok na tayo, anong nangyari? Pag okay na, ayos na yung buhay, anong nangyari? Napapalayo tayo sa Diyos. Kaya takot, ayaw niya ganun. Minsan, pag sobrang hirap, pag lubok po tayo sa sobrang hirap sa buhay, minsan, lumalayo rin, napapalayo rin po tayo sa Diyos. Sa daming mga stress, sa daming mga alalahanin, mahirap magbasa ng Bible, mahirap mag-focus sa prayer. So, ayaw rin niya ganung mga sitwasyon. So, inaamin po niya yung kanyang kahinaan. Kaya, Panginoon, ayaw ko kayamanan, ayaw ko kasalatan. So, magandang prayer po ni Agur. So, may tanong po tayo. Kung ganun, alam ba niya kung ano ba ang tama sa atin? Alam niya kung ano ang best way. Okay? So, so ngayon po pinag-aralan po namin yung dalawang prayer ni Agur. Kaya sana mag-review po kayo yung prayer po ni Agur. Tapos check-in po natin yung ating sariling prayer. Okay, let's pray together. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Nakita po namin ang panalangin po ni Agur kung gaano ka taimtim ang panalangin po niya sa inyong harapan. Dalhin niyo po kami sa sitwasyon na nagpapalapit kami sa amin sa inyo, Panginoon. Ilayo mo sa amin ang daya at kasinungalingan. At bigyan niyo din po kami ng yung tamang bagay
na kinakailangan po namin. Mahihina po kami sa tukso ng salibutan. Maprotektahan po ninyo kami sa pamamagitan ng inyong salita at panalangin at fellowship sa mga kapatiran. Wala po kami ibang maasahan at malalapitan. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Yung mga kapatiran na nahirapan sa iba't ibang uri ng problema, bigyan niyo po sila ng kalakasan at karunungan upang madaig po nila ang mga daming pagsubok at tukso na galing sa mundong ito. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Heso Kristo. Amen. Okay po.